na rin sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity ang bayan ng San Luis sa Pampanga. Isang dike ang bumigay roon kaya labis ang pagbaha. Sa Nueva Ecija naman, maraming bahay ang napinsala dahil pa rin po sa bagyong Lando. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Abot hanggang 2 palapag ang taas ng bahang rumagasa sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Kaya ang isang palapag na bahay na gawa sa kahoy, nawasak ng anilay, malaondoy na bagsik ng bagyong Lando. Mula po tumira kami dito sa barangay Isla ng Kabanatuan. Ngayon lang po kami nakaranas na ganitong kalalim na tubig. Noong kasagsagan ng bagyong Ondoy, ayon sa mga residente, ay lagpas tao lang ang baha noong mga panahong yon. Pero nitong bagyong Lando, nagulantang ang mga residente rito dahil lagpas pa sa 2 tao yung itinaas ng tubig. Halos umabot na ng second floor ng mga bahay rito. Kaya karamihan sa mga residente ay problemado ngayon dahil bukod sa na basa ang kanilang mga gamit ay naputikan pa, kaya hirap na hirap sila sa paglilinis ngayon. Dahil may kasamang lupa mula sa bundok, pahirapan ang paglilinis sa mga kagamitan. May mga bahay ring nasira. Nag-aangatan nga po lahat yan eh. Pati itong bahay mismo, umangat po na. Kaya tinan niya po, wala na po sa level yung mga umangat po sila. Nagpunta sa charge yung lahat ng mga residente rito, almost lahat talaga. Kasi pakiramdam nyo, ligtas na kayo ron. Oo, ligtas na talaga dahil kasi mas mataas yung charge. Ano po nangyari? Siguro mga 5 minuto, panibagong aklas na naman dahil kasi inabot na yung charge. Sa bayan naman ng San Leonardo, namamalimos na sa mga dumaraang motorista ang mahigit 100 pamilyang nasa lanta ng bagyong Lando. Yung may ipon mo, para saan magagamit? Bibili ko na lang po mamaya ng bigas. At dahil sinira ng bagyong Lando ang kanilang mga tirahan, ang karamihan sa kanila sa tabing kalsada na lang naninirahan. Abala naman sa paglilinis sa mga silid-aralan ang mga taga-barangay Papaya sa bayan ng San Antonio. Pinasok kasi ng tubig sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Bilang guro, hindi ka po mapapakali hanggat hindi niyo po nakikita yung sitwasyon ng paaralan. Sa ngayon, may mga lugar pa rin sa barangay Papaya na lagpas baiwang ang tubig at malakas pa ang agos. Sa lalawigan naman ng Pampanga, ngayon palang nararamdaman ang lupit ng bagyong Lando. Ito kasi ang nagsisilbing catch basin ng mga probinsya sa norte. Sanay na kami eh. O, marami kami kasi ng mga gamit. Sa mga bayan ng San Simon, San Luis at Candaba, hanggang 15 talampakan na raw ang taas ng baha. Ang bayan ng San Luis nga, nagdeklara na ng state of calamity. 11 kasi sa 17 barangay nito, lubog pa rin sa baha dahil sa pagbigay ng Arnedo Dike. Sa kabila nito, ang mga residente tumangging lumikas at piniling hintayin na lang ang paghupa ng baha. Tumanggi ring sumama sa mga rescuer ang ilan sa mga natrap na residente sa Kamiling Tarlac. Ayaw ring lumikas ang ilang residente sa Kalumpit, Bulacan sa kabila ng nagbabadyang pagtaas pa ng baha. Mahirap po eh, kasi po may anak kami maliliit, mahirap pong bumakuwit. Kaya po nagsasagala lang po kami dyan. Cesar Apolinario, GMA News.